Jesus Christ. So today po, as Father Alex mentioned at the beginning of the Mass, we are celebrating the Feast of the Lateran Church. The Lateran Basilica is the seat of the Pope, the seat of the Bishop of Rome. And what does it mean that the celebration of the Lateran Basilica is telling us the unity of all the churches in union with the Pope, the bishops in union with the Pope. But we are not just celebrating the physical building or the building like what we have here at St. Benedict, because basically God does not need a building because He is everywhere. But what He is reminding us is, first, we are celebrating the Feast of the Lateran Church to tell us and to remind us that God is always faithful and true. We know in the history of the church that the church experiences many difficulties. The church experiences scandals. The church experiences a lot of tribulations, and yet the Catholic Church remains standing. Not because of the Pope, not because of the Bishop, not because of the faithful, but because God is faithful and true. Na yung Diyos po ay nanatiling tapat sa kanyang simbahan. Ano po ang sabi niya nung siya ay umaakyat sa langit? Sabi niya, "I will be with you until the end of time." Kaya nga po sa tuwing ang simbahan ay makakaranas ng napakaraming pagsubok, God raised men and women, holy men and women, to remind the church na mukhang napapalayo na ang simbahan sa kanyang true vocation. When the church was so rich and powerful, God raised Francis of Assisi, Dominic, and Claire. When the church is forgetting to connect with God, to pray, because the church is so engaged into worldly affairs, God raised Ignatius Loyola, Teresa of Avila, John of the Cross. And because of that, tayo po'y pinapalalahanan ng ating simbahan na ito po yung ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang is God has given us many gifts. The celebration of the Lateran Basilica is not a celebration of uniformity, but it's a celebration of unity in diversity. Katulad po ni San Pablo sa kanyang sulat, sinabi niya na ang simbahan ay katulad ng katawan. May kanya-kanya itong bahagi. Mayroong mata, may ilong, may tenga, may kamay, mayroong paa. At bawat isa po sa atin ay pinapalalahanan na tayo ay mayroong papel sa simbahan. Kahit anuman po yung ating papel sa simbahan, it is very important. No? We cannot underestimate one part of the body, no? Dahil siya ay hidden. No? Sabi nga, hindi natin pwedeng sabihin na puwet ka lang. Kasi pag hindi yan bumuka ng tatlong linggo, ano mangyayari sa atin? Patay tayo, no? Kasi malalason yung ating katawan. Kasi dapat sana lumalabas yung dumi, pero dahil hindi siya bumubukas for 3 weeks, malalason tayo. Hindi porket yung mata is very obvious, no? At dahil malaki ang papel nito sa atin, siya yung napaka-significant na bahagi. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang papel. Ito po yung dahilan tulad ng sharing ko kahapon na Father Ray is establishing different ministries para po bigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa simbahan, no? At maipakita natin yung ating suporta sa simbahan. Pero gaano man po, hindi po natin pwedeng sabihin, ay, mas magagaling yung lay minister kumpara sa greeters. Oy, mas magagaling yung lector kumpara sa collectors. No? Hindi po ito ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang tinitingnan po ng Diyos
papaano natin ginagampanan ng buong katapatan yung mga papel na ibinigay niya sa atin. O kahit pa nga po hindi tayo naglilingkod o bahagi ng isang organisasyon dito sa ating parokya, no? Mayroon pa rin po tayong papel na ginagampanan sa ating simbahan. Maybe we are not part of any ministries, but maybe you are praying for Saint Benedict. Maybe you are interceding for the people of God. So mayroon po kayong papel. Pero tinatanong lamang po dito, tayo po ba ay nagiging tapat dun sa papel na ibinigay sa atin ng Diyos? Kaya po kung mapapansin natin, inilagay ang kapistahan ng Saint John Lateran malapit, no? Bagamat mayroon itong history, pero pinagninilayan ko bakit inilagay ito sa malapit sa kapistahan ng Kristong Hari kung saan since last week we are hearing about the readings on the end time. And we are reminded of the role that we have as a church, collectively, and as individual. Bawat po sa isa sa atin ay we contribute, each one of us contributes to the holiness of the church. Kaya nga po, katulad ni Saint Therese of the Child Jesus, hindi po dito tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki yung contribution. Narinig nyo na po ba yung sinasabi palagi na my work is my prayer? Narinig nyo na po yun? My work is my prayer. Yung mga banal po, katulad halimbawa ni Saint Therese of Lisieux, kung bakit niya nasabi na my work is my prayer, hindi po dahil sa ginagawa niyang excuse. No, madalas po kasi, pag marami tayong ginagawa, tapos sinabing, oy brother, oy sister, dasal tayo. No? Sasabihin natin, para makapag-excuse sa prayer, sasabihin natin, my work is my prayer. Pero ano po yung sekreto ng paano natin gagampanan, no? Paano natin gagampanan yung ng buong katapatan yung ating papel sa simbahan? It is our connection with God. It is our connection with Jesus. Kung bakit po nasabi ng mga banal, no? Na my work is my prayer dahil sa lalim ng kanilang connection sa Diyos. Dahil po sa lalim ng relasyon na mayroon sila sa Diyos, dumadating sila sa punto na they are so aware of God's presence in their life na yung pong kanilang ginagawa ay nagiging panalangin. Na yung kanilang ginagawa ay nagiging pag-aalay para sa iba. No? Kaya nga po mayroong kwento, no? Mayroong kwento si Santa Teresita, no, si Saint Therese of Lisieux. Saint Therese of Lisieux learned that one of the criminals will be hung. Siya po ay bibitayin. At ang paraan po ng pagbitay sa kanya ay sa pamamagitan po ng ibibiktihin po siya. No? Si Saint Therese po had a desire to become a great missionary. But Therese is a contemplative nun. So, paano siya lalabas? Imongha si Saint Therese. So, gusto niya sanang kausapin yung kriminal na bibitayin, pero hindi man siya makalabas. No? At na-inform si Saint Therese nung kanyang spiritual director na pari na sabi niya, sinubukan ko siyang lapitan para magsisi sa kanyang mga kasalanan, pero matigas siya. No? Matigas siya, ayaw niya. Sabi niya, hindi ko kinikilala ang Diyos. Hindi ako naniniwala sa kanya. Tapos sabi ni Saint Therese dun sa pare, ibigay mo itong rosaryo na to sa kanya. So pumunta yung pare, binisita yung bibitayin, ibinigay yung rosaryo. No? Sabi nung kriminal, anong gagawin ko dito? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero sabi niya, pero ito ang sasabihin ko. Pag sa oras ng aking kamatayan, nakita ninyo na hawak ko ang rosaryong ito, ibig sabihin, nagbalik loob ako sa Diyos.
So ang ginawa niya, ipinatong lang niya yung rosaryo dun sa lamesa. So sabi ni Saint Therese dun sa kanyang spiritual director, tinanggap pa niya yung rosaryo. Sabi nung pare, hindi ko alam kasi pinatong lang niya sa lamesa yung rosaryo tapos umalis na ako. So what Saint Therese did is she offered, no? While she's cleaning the dishes, no? While she's cleaning the floor, no? Habang siya ay naglalampaso, habang siya ay naglilinis ng toilet, habang siya ay nagsusulsi, no? Ang ginagawa niya sa every day, sabi niya, I will offer this for this man. Very ordinary chores in the monastery. But every day he said, this thing or these chores is being offered for this man. So dumating po yung araw na binitay yung kriminal. At nung pong siya ay nabikti, no? Nung siya ay nawala ng buhay, nahulog mula sa kanyang kamay yung rosaryo. So hindi po ito tanong kung gaano kalaki ang contribution natin sa simbahan. Ito po ay tanong kung paano tayo naging tapat sa ating tungkulin, sa ating pangako na maglilingkod sa simbahan. Amen.